Pinagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong gurong katsikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy. Maraming balakid sa tagumpay pero di mo mararating kung di mo dadaanan at lalampasan. At the end of the day, it's always a matter of choice. Magpatuloy ka sa buhay o huminto ka na lang at wala nang gagawin. Hindi ginawa ang ating paa ng patalikod kundi paharap na nagpapaalala na kailangan nating magpatuloy sa buhay kahit ano paman ang ating pagdaraanan. Pinagpalang gabi sa lahat, huwag nating hahayaan na matatapos ang araw na ito na wala kang matututuhan. Atin muling dagdagan ang inyong kaalaman patungkol sa pananaliksik dito lang sa Crispy Talks. Ating idadagdag sa ating kaalaman o sa inyong kaalaman ngayong gabi ang pagbibigay kahulugan sa mga konseptong may kaugnayan sa pananaliksik. Ayon kina Grant at Ozalon 2014 sa Journal ni Adam 2018, ang balangkas ay nagsisilbing blueprint o gabay sa pananaliksik. Ito ay mahalagang bahagi ng pananaliksik upang matiyak ang landas na tinutungo habang ginagawa ang papel at maiwasan ang paglihis sa paksang napili. Ang balangkas na ito ay makatutulong sa mga mananaliksik bilang pundasyon ng tila binubuong gusali. Una, balangkas theoretical. Ang theoretical na balangkas ay nakabatay sa mga umiiral na teorya sa iba't ibang larangan na may kaugnayan o refleksyon sa layunin o hypothesis ng pananaliksik. Isinaad din ni Akintoye 2015 sa parehong journal na mahalaga ang theoretical na balangkas upang matulungan ang mananaliksik sa paghahanap sa angkop na dulog, analytical na kaparaanan at mga hakbangin ukol sa katanungan o layunin ng saliksik na ginagawa. Sa pamamagitan nito, mas binigyan lalim at paglalapat ang ginagawang pananaliksik. Ayon kay Simon at Ghost 2011, narito ang ilan sa mga punto na maaaring gamitin sa paghahanap ng theoretical na balangkas. Ang pagtukoy sa pangunahing layunin ng paksa, alamin ang mga pangunahing variable na ginawang saliksik, pagbabasa at pagbabalik-aral sa mga kaugnay na literatura ng iyong paksa, pagtatala ng kabuuan at variable na maaaring makaapekto sa paksa, pagsipat sa iba pang mga variable na may kaugnayan ng paksa, pagre-revisa ng saliksik habang idinadagdag ang salitang teorya, pag-isa-isa sa mga teoryang nasa liksik at kaugnayan nito sa iyong papel, pagtingin sa iba pang teorya na humahamon sa perspektibo ng napiling teorya, at panghuli, pagsasaisip ng mga limitasyon ng napiling teorya. Isang halimbawa ng teorya ay attachment theory ni John Bowlby, 1971, na ginamit sa pananaliksik na pinamagatang mga batas ukol sa child abuse ni Abadejos. Napili nila ang teorya sapagkat ito ang sumasagot sa variable nilang child abuse na pumapaksa sa pagkawalay sa ina bilang isang dahilan ng pagkakaroon ng pang-aabuso sa mga bata. Kung iyong mapapansin ang attachment theory na ginamit sa papel ay isang subok na teorya na kinikilala ng iba pang mga pantas, ito rin ay sumasagot sa kung bakit nga ba nagkakaroon ng pang-aabuso sa variable na child abuse. Pangalawa, balangkas konseptual. Ang konseptual na balangkas ay naglalaman ng konsepto ng mananaliksik hinggil sa pag-aaral na isinagawa. Ito ang pangunahing tema at panuntunan ng pagsisiyasat. Ang nasabing balangkas ay pinakikita sa isang paradigma ng pananaliksik sa kailangang maipaliwanag ng maayos. Isinaad naman ni Grant at Ozalon 2014 na ito ay naglalahad ng istruktura na nagpapakita kung paano binibigyang kahulugan ng mananaliksik ang philosophical, epistemological, methodological, at analytical ang kanyang ginawang pananaliksik. Ito rin ay pinagsama-samang magkakaugnay na konsepto upang maipaliwanag o masagot ang hypothesis ng ginagawang saliksik.
Sapagkat ito ay magkakaugnay na konsepto. Ito ay dapat nakaayos sa lohikal na istruktura sa tulong ng larawan o biswal na nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga ideya. Halimbawa, ang iyong paksa ay ukol sa mga paraan, sa pag-iingat, sa kalikasan. Mula rito ang iba't ibang konsepto na nabuo ng mananaliksik upang masukat ang kanilang variable ukol sa paraan sa pag-iingat. Pwede mong bubuin yan gamit ang isang paradigma. So pwede pag-iingat sa kalikasan. Ano ba yung pwede nating ilagay doon? Individual na gawain, 4R, at lokal na batas, at batas pambansa. Doon sa individual na gawain yung 4R, replace, reduce, recycle, at recycle, no? Sa pangalawa, lokal na batas, proper segregation. At yung batas pambansa, mga batas na nangangalaga sa kalikasan. So, una, kailangan hanapin nyo yung mga variable para madaling maagawa ng conceptual na balangkas o yung tinatawag na paradigma ng pag-aaral. Kung yung susuriin, mapapansin, nagtataglay ito ng iba't ibang konsepto upang matugunan ang variable o suliranin hinggil sa kalikasan. Totoo ang ilan dito ay mula sa kilalang batas o pantas, ngunit ito ay sinama sa iba pang konsepto na nabuo ng mananaliksik. Ang konseptong ito ay pinapakita sa diagram. Ano? Kung papansin niyo yung diagram na nasa lektura. Ano nga ba ang pagkakaiba ng balangkas na theoretical at conceptual? Sa balangkas theoretical, mas malawak ang mga nilalatag na ideya. Sa conceptual na balangkas naman, mas tiyak ang ideya. Sa balangkas theoretical, nakabatay sa mga teoryang umiiral na subok at may validasyon ng mga pantas. Sa conceptual na balangkas, nakabatay sa mga konseptong may kaugnayan sa pangunahing variable ng pananaliksik. Sa balangkas theoretical, isang modelo batay sa isang pag-aaral. Sa conceptual na balangkas naman, modelong binuo ng mananaliksik batay sa mga variable ng papel. Maaari rin itong kumuha ng mga modelo o mga teorya na aakma sa layunin ng pananaliksik. Sa balangkas theoretical, mahusay ang pagkakabuo, disenyo at tinatanggap na. Sa konseptual na balangkas, hindi pa tinatanggap ngunit isinasangguni ng mananaliksik batay sa suliranin ng pananaliksik na ginagawa. Sa balangkas theoretical, ito ay may focal point para sa dulog na gagamitin sa saliksik sa isang tiyak na larang upang masagot ang katanungan. Sa konseptual na balangkas, balangkas na nagtataglay ng lohika kung paano masasagot ang mga katanungan ng ginagawang saliksik. At sa balangkas theoretical, ito ay mga teorya na magkakaugnay para sa proposisyon ng papel. Samantalang sa konseptual na balangkas, pinagsama-sama ang mga konsepto na magkakaugnay upang masagot ng mananaliksik ang suliranin o layunin ng papel. At sa balangkas theoretical, ito ay ginagamit upang subukin ang teorya. At sa konseptual na balangkas, ito ay ginagamit sa pagpapaunlad ng teorya. So, una, yung mga tinalakay natin, mga salita na may kaugnayan o mga konsepto na may kaugnayan sa pananaliksik, balangkas theoretical, balangkas conceptual, at panghuli ay yung tinatawag na datos empirical. Yung datos empirical, yan yung mga impormasyong nakalap mula sa kombinasyon ng dalawa o higit pang metodo ng pananaliksik. Halimbawa, obserbasyon, pakikipanayam, eksperimentasyon, at iba pa. Ito ay dumadaan sa pagsusuri at maaaring mapatunayan ng totoo o hindi, makabuluhan o hindi. May tatlong uri ng datos empirical. Una, textual, paglalarawan sa datos sa paraang patalata. Halimbawa, ayon sa UNESCO 2020, 85% o 1.5 bilyon na mag-aaral ang naapektuhan ng dahil sa 2019 coronavirus sa buong mundo at 20 million naman ang naapektuhan sa Pilipinas. So pag sinabing textual, nakasulat yan, patalata, no? Sentence sa English. Pangalawa, tabular, paglalarawan sa datos gamit ang statistical na talahayan. Kaya may table na pinapakita dyan. At pangatlo, yung graphical, paglalarawan sa datos gamit ang visual
na representasyon katulad ng line graph, pie graph, at bar graph. Siyempre, pag line graph, no, maaaring gamitin kung nais ipakita ang pagbabago sa variable, numero sa haba ng panahon. At kapag pie graph naman, pabilog ito, no, pinapakita yung pagkakaiba-iba. Kung yung pagkakahati-hati, kung alin ang mas lamang, okay? Kaunti lang ang lamang, ganun. Para siyang pizza na pabilog, no, hinati-hati siya. At bar graph, maaring gamitin kung may dalawa o higit pang datos na magkahiwalay na pinaghahambing. So yan ating naging dagdag kaalaman ngayong araw na ito. Sana ay naging makabuluhan ang iyong pakikinig sa podcast na ito. At muli, pinapaalala ng podcast na ito na huwag nating hayaan nalilipas ang aras o araw na wala tayong matututuhan. Muli, ito ang inyong gurong katsikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy.